Pansamantala pong napawi ang pangamba ng mga taga-Albay sa posibleng pagputok ng bulkan ngayon dahil iyon sa pagbisita ng kanilang kababayan, si Miss World Philippines 2014 Valerie Wayman. Nakatutok si Cedric Castillo. Sa kabila ng masungit na panahon, hindi nagpapigil si Miss World Philippines 2014 Valerie Wayman na magbigay ngiti sa mga apektado ng pag-aalboroto ng bulkang Mayon. Ayon kay Wayman, ang pagbisita raw niya sa probinsya ang kanyang paraan para mapasalamatan ang lokal na pamahalaan na sumuporta sa kanya sa laban sa Miss World Philippines. We can come together and win this one. We can really achieve and give them at least a better situation right now. Mula sa airport, nag-motorcade si Wayman sa Legazpi City at bumisita sa iba't ibang evacuation center. Handang-handa na rin daw si Wayman na lumaban sa Miss World sa December 12 sa London. So I'm looking forward for the challenge to aim for a back-to-back win for the Philippines. So I'm giving my best and I will be the best that I can be for my country. Samantala, ayon sa FIVOX, humupa na ng mahigit 2 milimetro ang pamamaga ng Mayon isang buwan mula ng itaas ang Alert Level 3, pero hindi raw bumaba o tuluyang umurong ang magma sa loob ng bulkan. Kahit na ito nag-deflate dahil dun sa indikasyon na nag-crater glow siya, nagkaroon ka ng lava flow kahit maiksi, patunay yun na umakyat, hindi nag-withdraw. Simula kahapon, may nasisipat ng crater glow sa tuktok ng bulkan. Nagluwa ito ng hindi aabot sa 100 tonelada ng sulfur dioxide gas, pinakamababang volume mula nang iakyat ang alert sa level 3. Nung pag-akyat ng magma, yung mga posibleng daanan, yung mga daanan na udaluyan ng gas na sealed. Ang pinaka-implikasyon nitong mga observations ngayon ay hindi pa baba, kung hindi pa akyat sa antas ng level ng Andres ng Mayon. Nakahanda na raw ang buong probinsya kung kakailanganing itaas sa level 4 ang status ng Mayon. Mula rito sa Albay, Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras.